Oh no! Hi guys! Welcome back to the vlog. Kung bago lang po sa ating channel, please consider like and subscribe. Today's video guys, si Ino naman guys ang ating sikasuin niya, no? Ang iba vlog natin. So kailangan natin pakitan yung brake pad nito ni Ino kasi medyo nag-squeaking na siya. Pinacheck ko na rin sa mekaniko, manipis na raw talaga yung brake pad niya. So I think umabot lang to ng 1 year lang. Bendix nga pala yung brand ng ginamit ko last time. So medyo hindi talaga tumatagal yung Bendix eh. So try tayo ng genuine parts or any other replacement na brand. Try natin yung iba. So tara guys, punta na tayo ngayon sa Banawe. Doon tayo bibili ng parts, no, ng brake pad. So tara, samahan nyo ako guys. Let's go! Hello guys, kumusta po kayong lahat? Pasensya na kayo guys, hindi tayo masyadong makapag-vlog lately kasi masyadong tayong busy sa buhay natin. Pero I always find a way para makapag-video. So today is Innova Day. So si Ino naman guys ang natin, no, ang asikasoy natin, ang iba vlog natin. So today pupunta tayo ngayon ng Banawe. Dahil kailangan na natin palitan tong brake pad ni Ino kasi mas mura doon. So advice ko lang guys, no, pag pupunta kayo ng Banawe, please go straight sa mga store kasi ang dami talagang guys na fixer hanggang ngayon sa Banawe. Oh no. Grabe. Kaya wag na wag kayo papaano, no, papa tao dito. Huwag nyo hihintuan yung mga taong na kumakaway sa inyo. Guys, kasi ang dami nagdagsaan sa Banawe talaga. So, kung bibili kayo ng piyesa, make sure na didiretso kayo sa store. Or much better, kung alam nyo na yung store na pupuntahan nyo pag pumunta kayo ng Banawe. Kasi, mura kasi talaga ang parts sa Banawe. Nandun na lahat actually. So, hindi na tayo ngayon guys sa Quezon Ave. Papunta na tayo ng Banawe actually, malapit na tayo. So yun, bibili ako ng brake pad dito kay Ino kasi medyo nag-squeaking na siya. Tsaka parang hindi na ganun kalakas yung brake niya. So pinacheck ko na rin sa mekaniko. Nakita ko na rin naman na talaga medyo manipis na. Ayun. So last time na ginamit natin na brake pad, Bendix. So hindi ko alam kung papalitan ko na ng brand kasi parang ang bilis niya maputpod para sa akin. Hindi pa umabot ng ng isang taon eh. Palitin na agad. So palit tayo ng ibang brand, try natin yung ibang brand or genuine parts na lang siguro talaga, Toyota. So tara, samahan niyo ako guys. Yan, so pabanabay na tayo guys. So pag galing kayo ng ng Quezon Avenue, mag-u-turn lang kayo. Tapos sa pag-u-turn nyo, unang kanan ng kanto dito. So may mga inasan yan. Dito yung mga genuine parts ng mga Toyota, Mitsubishi, Honda, Hyundai. Dito na lahat guys. So ito guys yung mga sinasabi ko sa inyo guys, ng mga yan, yung mga kumakaway-kaway na yan. Yan. Huwag na huwag niya yung toy niyan guys. Dahil sigurado may hypnotize kayo niyan. Kasi nabiktima na ako niyan before. Oh no! So, hindi ko alam bakit ko na ginagawa yung mga ganyan bagay na naloko sila ng mga tao, no? So malapit na tayo sa store na pupuntahan natin. Dito ako palagi guys may bilhin ng ng parts. Dito sa Yokizu. Yan. Yokizu ba yun? Sige, tirin natin meron dito. So, dito na tayo guys. Yan, so canvas lang tayo dito guys, so, kasi magkakatabi naman yung mga store dito eh. So, kung gusto niyo na mas mura,
Talagang ano, pupuntahan nyo na kada store na yan. So, hanap na kayo kung ano yung pinakamuri dyan sa mga store na yan, ng mga parts. So, tara, kamusta tayo. Okay ba tong brand na to? Cyberformance. Magkano to, guys? Ayun. Ano ba to? Nakalagay ba? Ayun, ayun to. Ano ba pala? Basta pataas yung ganyang model. Magkano last price kaya? $1,050 bro. Sagad. Mababa yan kasi. Ganun mo ano. Mas okay ito kasi sa, ano, sa Bendix. Kasi yung Bendix ang dami nag-react sa maingay. Maingay ito. Sige. Kaya yun, nabinibigay namin. Sige, sige, ito na lang. So yun guys, nakabili na tayo ng ano, ng brake pad. Okay. Yun guys, nakabili na tayo ng brake pad. Last time na ginamit ko si Bendix. Brake pad ang branding niya. Pero sinabi ng ano, ni Kuya, okay na okay daw tong brand na to. To LKC. Ito na raw ang ginagamit ngayon ng mga bumibili sa kanila na Kainova. Ayan. So made daw to sa ano, no, sa Thailand. Ayan. So try natin to, guys, no, kasi okay naman 'yan eh. Kasi yung genuine parts, medyo magkamahalan talaga. So tara, pakabitan natin tong bagong brake pad natin. At tignan natin kung mas okay ito kaysa Bendix. Let's go, punta na tayo sa shop. So yun guys, papakabitan natin ng bagong brake pad to si Ino. It's been a long time guys, wala ng last time na binalag natin to si Ino. So namiss kita, Ino. Mukhang mo pa rin talaga. Wow! Pogi-pogi pa rin talaga si Ino, guys. Kaso kailangan na palitan ng brake pad niya, guys. Kailangan, alagaan natin to. Kasi hindi tayo binibigo na itong ni Ino eh. Pogi. Yun lang, nakatapak tayo, guys. Oh no! Ayan, so susubukan natin yung brand na LKC from Thailand. Hindi muna tayo magbe-Bendix, guys, kasi isang taon lang ang inaabot eh. Mabilis magpano, ang bilis mapudpud. So sabi ng sa store, mas okay daw tong LKC kasi sa Bendix. Lahat naman na kayo, no, ba yun na raw binibili itong LKC. So subukan natin kung totoo talaga. Nipis to tong brake pad eh. Pud-pud na eh. Pud-pud na. Ito yung brake pad na, guys. Manipis na nga. Hindi na pwedeng gawin ito na malayuan. Delikado na. So, i-compare natin, guys, yung bagong brake pad sa luma. Yung difference, guys, ang laki ng difference. Naka-plastic pa. So, ito yung bago natin, guys. So, may kita nyo, guys, sa sobrang kapal, no? Ayan. Tapos ito yung pinlaytan. Wala. Wala na, sobrang nipis na talaga. Hindi na pwedeng itong matagalan to. Palitin niya talaga. So, ito. Goods to. Kapal na. Sipukan natin mamaya. Drive test.
no! Dito o dito? Meron kaya pagkapatungan? Meron. Sakto sana dito kasi hindi mo matatanggal yung memory card. Okay lang. Okay lang. Hindi ko okay naman sa kailangan ng memory. Okay lang yan. Naka-hide talaga yung mga cable niya, wire. Parking sensors. Napaka-importante itong parking sensor guys, no? Kasi for safety rin yun eh. Kasi parang hindi sapat yung dashcam. Kailangan talaga may sensor para pag tumutunog, alam mong babangga ka na sa likod. So very important yan guys, no? Recommended talaga yan ng magpakabit ng parking sensors. Okay guys, it's time to road test sa ating new brake pad. Yun. So, ramdam na ramdam ko na guys, no, ng pagkakaiba ng bagong brake pad natin kaysa kanina, hindi pa natin napapalitan. So, malakas na talaga yung brake niya. Pasok na pasok agad. Tsaka smooth. And, na-importante ron, wala na siyang squeaking. Yan. So, sample brake natin. Okay. Aray. Umunulo ko ah. Oh no! So, goods na goods guys ang ating brake ngayon. Dahil bago na. Oh, thank you Lord. Huwag natin pabayaan yung mga sakyan natin, no? Lalo na yung sa mga maintenance niya. Kung pakiramdam nyo may kailangan ng palitan, papacheck natin agad sa mga mekaniko para mapalitan na yung mga piyesa na dapat palitan. Kasi napaka-importante kasi guys eh, na mga ano, lalo na itong brake pad. Kasi pag hindi mo pinaitan yan, put na yung brake pad mo, kakainin na yun yung rotor mo, rotor disc. So pag nangyari yun, pati rotor disc mo puput-put ninipis. So delikado yun. Baka pag habang sa biyahe ka, tumatakbo ka ng mabilis, biglang mawala yung brake. Nako. Yun ang isa sa pinaka-iniiwasan natin, guys. So, yun. Good na good ang bagong brake natin. Okay na okay yung LKC na brand, guys. Wala siyang squeaking. Kasi before yung bagong palit ko ng Bendix last time, parang may, ano siya, may tunog nga talaga, no? Kasi yun yung issue sa Bendix. Parang hindi siya ganun ka-smooth pag nag-brake. So, nay. So, kung makakatok si nanay yung makakaawa naman. Bigyan natin si nanay. Kung ngayon nakalmagbigay, wag na lang sa helpo. Ma'am camera. Hindi, okay lang po, nay. For vlogging lang po ito. Hindi naman kumagbula na. Wag tumag camera ng... Opo, nay. Okay, nay. Salamat, nay. Wala problema, nay. So guys, nag-aalit si nanay kasi ba't naman ako nagbibidyo? Akala niya siguro isusumbong ko siya. Medyo nag-aalit si nanay doon. Pero sinabi ko naman na for vlogging purposes. Yun, so na-drive test natin guys yung ito si Ino. So nalaman natin yung bagong brake pad niya na LKC. Okay na okay guys yung quality ng LKC. So smooth na ulit yung brake natin. So wala na siyang squeak. So solid na ang brake natin ulit. Kailangan natin talaga palaging bantayan yung maintenance ng ating mga sakyan. Lalo na pag may long drive tayo kasi napaka-importante rin talaga ng brake pad guys, no? Kasi nakasalalay din yan sa sa braking system ng ating sakyan. So abangan nyo lang guys yung mga susunod na vlog natin. Pipilitin natin na makapag-review ulit sa mga showroom na mga iba't ibang brand ng sakyan. So
yung talagang gusto kong gawin eh sa ating vlog, ang problema lang kasi meron kasi tayong trabaho, meron tayong work, so nagmaghanap tayo ng oras para i-vlog natin yan, yung mga review ng mga sakyan sa showroom. Salamat ulit guys sa mga subscribers natin at sa mga viewers. Shoutout sa inyo lahat guys. Keep commenting lang po sa ating mga videos and vlogs. Maraming salamat guys. Mag-ingat kayo lahat. At next vlog na tayo. Ayan. So subukan natin guys yung parking sensors natin. No? So yun. Okay. So working naman siya. So goods.